Nandito ako ngayon sa Supreme Court upang ihain ang isang complaint against Vice President Sara Duterte Carpio dahil doon sa kanyang Zoom press con na kung saan ay pinagmumura niya si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos at si Speaker Martin Romualdez. At doon din ay kanyang sinabi na meron siyang kinausap na inutusan niya na patayin si Pangulong Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez kapag ka may nangyari sa kanya. Ang ibig sabihin, meron na siyang nabuong plano na ipapatay si Presidente Bongbong Marcos. Ngayon, yan ay dahil siya ay member din ng korte, siya ay isang abogada, ay gusto kong subukan ang pagiging fair at ang pagiging makatarungan ng Supreme Court sapagkat ako na kung saan ay wala naman talaga dahilan para i-disbar, ay dinisbar ako ng Supreme Court. At yung kaso na inihain ni Raisa Robles ay dinismiss ng Department of Justice kasi wala namang ebidensya na ako ay nag-upload ng video, and yet the Supreme Court, dahil anti-Marcos ang Supreme Court, eh ako ay dinisbar. Sinuspendi pa ako ng 1 year and then dinisbar kahit na walang dahilan. Eh ngayon, eto, si VP Inday Sara, nanuntok siya ng sinuntok niya yung sheriff na nag-i-implement lamang ng order of the court, who is he was performing his duty as a sheriff, pero sinuntok niya, and yet the Supreme Court did not bother to suspend her. At ngayon papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Tingnan ko kung talagang totoo ang kanilang adhikain na mag-administer ng justice o gusto na lang ipatupad ang batas. Dahil hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court. Si Laila De Lima, nag-defy ng order ng Supreme Court ng TRO, and yet hindi man lang siya kinanti. Si Chel Jokno, na nag-submit ng mga peke, mga forged documents at Supreme Court, hindi siya sinuspindi. Ngayon, eto, si Vice President Sara Duterte, nagtatangka na patayin ang presidente, patayin ang first lady, patayin ang Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Sinasabi nila na sila ay tagapagpatupad ng batas. Tingnan ko ngayon ang tigas nila rito dahil hindi sila kikibo dito kay Sara dahil sila ay anti-Marcos. No, I am not an ally. As a citizen, I supported President Duterte, former President Duterte, when he was the president, because it is the duty and obligation of every Filipino citizen to support the president. But when he was, but when his term ended, my support, of course, is to President Bongbong Marcos. As a Filipino, you have to support the government. You have to support the president. You have to support the administration. Pero ano ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte? Binastos niya si President Bongbong Marcos. Binastos niya ang gobyerno. At ngayon, gusto pa niya magkudita. Ah, saan kayo nakakita na ganyan yung former president? Gusto niyang baliin at baliwalain ang konstitusyon. Gusto niyang lumabag sa batas ang mga military. Gusto niya ang military ay maging mga tao-tauhan na sunod-sunuran sa hindi makatarungan at mga paglabag sa batas. Sir, nung nangangampanya kayong senador, kinampanya po kayo ng pangalawang pangulo, tinaas niya yung kamay niyo, even made a joke about your disbarment case. Does this mean that your filing of this letter, does this mean that you're already cutting ties with the Duterte? Ganun na nga. Kasi, in the first place, hindi ko naman kasalanan yung nangyayari sa kanila. Ito mga nangyayari kay Vice President Sara Duterte. Sino ba may kagagawan nito? Sino ba ang naghain ng budget proposal sa Congress? Sino ba naghain ng more than 2 billion na office of the Vice President budget?
Eh siyempre, nagtaka yung mga congressman. Bakit napakalaki ng hinihingi mo? Para saan yan? Ngayon, nung inisa-isa na nila, nakita nila doon na, eh bakit ang laki-laki ng mga confidential funds, intelligent funds, ganyan? Ano ba nangyari doon sa previous ng mga hinihingi mo? Ayan, naglabasa na yung Grace Beatos, yung mga Fernando Tempura, yung mga Carmencita Nova, na halata mo ng mga invento ng mga pangalan. And yet, million-million yung mga dinisburse sa kanila. Tapos ngayon, dahil na inuusisa ng Congress, ang sisisihin niya si Presidente Bongbong Marcos, sino ba may kasalanan niyan? Sino ba may kagagawa ng mga pondo na yan na kanyang nilustay ng saka nakakita 125 million in 11 days? Paano nangyari yun? Bakit meron bang network ang OBP na para bigyan niya mga ano, yung mga espiya ng gobyerno, gano'n? Wala naman silang network na gano'n eh. Sir, with the way the Vice President is behaving, as well as the former President's pronouncement, do you regret supporting the Dutertes? Yes, I really regret. Why, sir? Eh, hindi ko naman akalain na ganyan pala sila eh. Napaka, yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita ng kagaya doon sa healthcare issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya chine-check kung ano yung binibigay ng PhilHealth. Yung mga sinasabi niya iba, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Sir, last question from my end. Sir, is devil's advocate lang po, no? Are you doing this because out of utang na loob? Because the president appointed you to cabinet? No. Appointed me to the cabinet. Okay. Alam mo ba na mas malaki kinikita ko when I was in the private practice? I was a corporate executive kesa ngayon. But this is just a commitment to help the president, to help the country. Eh, hindi mo naman pwedeng matawag na mas nakikinabang ako ngayon. I do not regret serving in the public sector. Pero ang ibig ko lang sabihin, hindi ako nakikinabang ng gusto ngayon na kagaya nung dating nasa private practice ako. Dahil ako naging presidente ako ng mga kumpanya, naging director ako ng maraming kumpanya. Mas laki kung ang pag-uusapan lang halimbawa utang na loob, di ganun. Ito ay accepted the appointment of President Bongbong Marcos because I want to help him. I want to help the country. Oo. Eh dapat lang. Kasi yung pagmumura ko na yon, it was not done in public. It was not done in public. It was a private video sent to Raisa. Pero sila nag-upload. Dahil gusto nila mag-drama. Nangyari, nag-file sila ng case against me. Dinismiss yun. Kasi ang sabi ng prosecution service, wala kayong proof niya. Si Attorney Larry Gadon ang nag-file yan. And not only that, ang sabi ng decision, hindi sila nag-comply dun sa requirement na dapat yung CIDG, Anti-Crime Division, may certification muna na ako talaga nag-file noon, nag-upload noon. Despite that, isinubmit ko yun sa Supreme Court, I provided them with a copy, hindi nila binasa. They did not even bother to read. Kasi nga, anti-Marcos itong Supreme Court eh. Si VP Sara, pinagmumura niya, hindi lang isang tao ha. At ang minura niya, presidente, First Lady at saka Speaker of the House. Hindi lang mura. Pinagbantaan pa niya, napapatayin niya. Na meron siyang inutusan na tao napatayin. Si Presidente BBM, si First Lady Liz Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. So yan ay more than enough para magkumilos ang Supreme Court. Motu propio yung ginawa nila sa akin. Motu propio din nila ngayon si Sara. Mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, siguradong-sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Wala lang panahon ngayon eh, dahil mag-election na, mag-Christmas break. At pagdating ng January, ilang sessions lang, mag-re-recess na ang Congress, mag-a-adjourn na. Dahil na election period na eh, election season. Pero sigurado, sa next Congress, siguradong siya ay i-impeach. Siguradong-sigurado ako dyan.
Okay, last question po regarding the disbarment. Sir, aside from disbarment, may iba pa kayong kasong balak isampa laban kay Vice President Duterte? Ah, yung nababasa naman natin sa balita na ang NBI ay isusubina siya para doon sa alamin yung tungkol doon sa assassin na kanyang kinausap. At ang Department of Justice naman ay nagsabi na na kanilang iimbestigahan itong assassination plot na binuo ni VP Inday Sara. Sir, if hypothetical, if hindi action na ng Supreme Court yung letter niya, what will be your next step? Magpa-file ako ng impeachment sa lahat ng justices dahil hindi nila tinutupad ang kanilang tungkulin. Kung hindi nila i-impeach ay i-disbar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices. That's one of the plans. Or kaya hihintayin ko na lang na mag-retire si Chief Justice Gizmundo, and then hihintayin ko na lang yung bagong Chief Justice na umupo. Kasi ito si Chief Justice Gizmundo ay sunod-sunuran kay Marivic Yonin. Meron naman papalit sa kanya na magiging Chief Justice na susunod. Eh ako, ang nominee ko dyan ay si Associate Justice Gairlan. Last message. Tama na po, last message, closing. Ang Supreme Court ay tinatawag natin na bastion of judicial ang Supreme Court ay isang tagapagpatupad at taga-interpret ng batas. Sila ang nagpoprotekta ng batas ng Pilipinas. Ngayon, ito ay isang pagsubok sa kanila. Vice President, tingnan natin ang tigas nila. Okay.